Ayan mga idol, itesting natin yung air sa likod kasi napasukan ng pako eh. Baka mamaya naapektuhan yung loob. 36 dapat pero 35 lang. Lang bawas tayo. Okay. PSI. First PMS natin ngayon. Magkano kaya gagastusin ko dito? Hindi ko na to dadalhin sa Kawasaki. Hindi na mismo sa kasa. Kasi tagal pa eh. Radiator guard. Ito papalitan ko rin to eh. Yung ano lang. Steel. Hindi, punong-puno. Nabasa ko kasi sa manual mga idol. Kapag punong-puno daw to, yung tank magkakaroon daw ng problema sa ano, start. Medyo magkakaroon ng hard starting ganyan kapag laging puno tapos tumatapyas. Ganun yung nabasa ko sa manual eh. Kaya sabi sa manual wag, o sabi ba dito, notice, never fill tank so fuel level rise into filter neck. If tank is overfilled, kapag puno daw yung tank eh, sobra, heat may cause fuel to expand and flow into evaporate emission control system, resulting in hard starting and engine hesitation. Yun, yun ang mangyayari kapag sobrang puno yung tanke nyo. Ayan o, notice, ang laki-laki. So, kailangan wag punong-puno. 1,085 km na yung tinakbo ko eh. Kailangan na talagang, ano. Kaso ang available pa sa kasa mismo, sa Wiltec, Lunes pa daw. So kung aantayin ko pa ng Lunes, wala na. Kailangan ko na talagang dalhin. Smooth na gearnya. Masyadong nagpapatakbo ng mabilis dyan eh sa gilid kasi may mga driver na biglang sumusulpot dyan.
Kaya pag nagpapatakbo ako dyan, nakatingin ako dun eh. Sa gilid eh. Sigurado may susulpot talaga yan, expected yun na. Kahit sabihin yung huminto, nako, expected yun na, baka didiretso. So maganda yung advance kayo mag-isip. Dito tayo magpa-change oil. Tignan nyo, yung 4RR saka ZX6R. Pag side view, halos parehas lang. Oh. Medyo green lang talaga tong 4RR kasi green pati yung buntot niya eh, yung kasi black. Ayan, oh. Yung likod niyo, sexy oh. Made in Germany, liquid moly motorbike. Ang oil niya mga idol, 2.5. Ang nagastos ko nasa 2,900. Sarap! Wow! Bagong palit eh! Yan, 2,900 ang nagastos ko. Bale, tatlong retro yung binili ko. Pero 2.5 liters lang yung nilagay sa makina. Kasi hindi ka naman pwedeng bumili ng oil na kalahati lang eh. Kaya 3 liter yung binili ko. Nasa akin yung kalahati. Dapat 300B na moto lang ilalagay ko eh. Kaso wala silang stock. Kaya liquid moly na lang. 700 ang isang litro. So 700 times 3. 7, 14, 21, 2,100 plus yung oil filter plus yung gumawa labor, so 2,900 lahat. Okay naman, okay naman yung liquid moly, ayos naman, you know, they 1,000 oh. Parang gumanda yung hatak ah. Parang lumakas yung performance ah. Hello, kareraan sila eh oh. Sandal lang natin sila. Thank you.
engine brake. Okay din pala itong liquid moly. So pagdating pala sa maintenance ng big bike mga idol, yan ang number 1, change oil. Pangalawa, yung mga brake pad. Pangatlo, siguro gulong. Kasi pag lagi kang nagta-travel, gulong ang ano eh, every 8,000 kilometer o 10,000 pwede ka na magpalit ng gulong harap at likod. So yan ang isang pinakamahal na maintenance, kasi umaabot ka dyan ng 16,000 to 23,000 depende sa gulong na ilalagay mo. Ano pa yung mga maintenance dyan, yun lang, accessories. Hindi naman maintenance yung accessories eh, abubot yun eh. So yan, gulong, oil, mga brake pad mo, yan yung mga kailangan palitan, filter. So medyo masakit din sa bulsa ang mag-maintenance, pero kaganda lang sa mga big bike, hindi siya sirain. Talagang hindi siya yung madalas nasisira. Kasi yung mga big bike ko dati, hindi pa ako nasiraan eh. So ang nagastos ko lang sa maintenance, oil, saka gulong, yun lang. Brake pad, hindi pa ako nagpalit ng brake pad eh. Tagal naman yan bago ka magpalit. So hanggang dito na lang muna tayo mga idol, hanggang sa next vlog natin ulit. Ride safe tayo palagi at huwag maging kamote. Takbong pogi lang. Maraming salamat po.